Magandang umaga sa inyo, mga Kajingski. Ito po yung episode na to. Ayaw mag-print, sabi ng customer. Ayaw mag-print. So, tuturo ko din sa inyo, i-share ko din sa inyo kung paano mag-repair na Epson L series. Ito po yung nandito po is L220. So please watch until the end this video kung paano ko ayusin, how to fix this problem. Ayaw mag-print, sabi ng customer. Ayaw daw mag-print. Customers. Ayaw mag-print. So, fix natin na yan. So, I'll be back. Ito po yung printer. Pagbukas ko, hindi to siya gumagalaw. Yung pagbukas ko, hindi to siya gumagalaw. Kaya binaklas ko lahat. Binaklas ko yung lahat. Yung case niya. Tapos, tiningnan ko dito.
Nandito, ito tinignan ko niya. Okay naman siya, walang dumi, walang galos. Okay din siya. Yung sensor naman, dito, chinek ko to, yung sensor. Ito yung sensor na nagdetect ng pungok. Okay. Nilinis din ko yung sensor, tapos ito nilinis ko din. Ayaw pa rin. Hindi pa rin gumagalaw to. Yung head niya hindi gumagalaw. Chinek ko to. Yung ano niya, yung dynamo. Hinanap ko yung dynamo dito sa kabila. Dito nahanap ko yung problema niya. Yan. Yan, ito siya. Ito. Naputol to siya. Naputol yung wire ng dynamo. Dynamo. Dito. Ito yung dynamo. May dynamo dito. Naputol yung wire. Ito. Tsaka ni-repair ko yung wire. Ayan. Pasensya na kayo. Hindi malinaw yung kuha ng camera. Ayan. Ni-repair ko na yan. Tapos, pagkatapos na ni-repair ko yung wire, kasi naputol yung wire, yung dalawang wire naputol. Ayan, ito. Kunik ko na yung connector niya, yung supply niya, kunik ko na. Tapos, try natin yun. Yan, gumalaw na. Yan, okay na. Yan. So, try natin mag-print. Try natin mag-print. Wait lang. Yan. I-try natin. Epson L220. Print natin. Ayan na. Wait lang natin na. Kasi hindi ito gaano ginagamit sa customer. Wait lang natin. Kapag may problema kayo ng ganito, number yung ano, kapag hindi kaya sa ano, hindi ma-okay yung pag-receipt niyo, wala pa rin yung ano, magandang resulta yung receipt. Ito na, mag-ano na kayo, mag-backlas kayo, kunin yung mga ano, dapat kunin. Number one thing na dito yung sensor. Importante talaga to yung sensor eh. Ito. Dapat malinis ko yung sensor. Pwede yung linisin yung sensor dito. Kunin nyo, pwede niya makukuha yung sensor. Tapos, linisin din nyo to. Yan. Tapos, kung ayaw pa rin, dapat check kayo ng mga wire. Baka may naputol. Tapos, yung dynamo dito, check nyo din kung okay ba siya. At saka dito.
yun lang. Hintayin na lang natin kung good na ba. Pasensya na kayo. First time ko mag-vlog ng mag-greet, i-vlog yung ni-repair ko. Guys, please support the Jinxki Vlog channel. Please support. Sana makatulong ito. Tagal na mag-print. Hintayin na lang natin. Ayan, nag-print na. Nag-print na siya. Ang problema lang. Yung ano niya. Ayan. So, okay na, nag-print na siya. So, ang dapat natin gawin ngayon, i-clean natin yung head niya. Pagkatapos, balik lang. Yan lang. Kapag mag-clean na to, okay na to. Dami ko pang ayosin ito. Update ko lang kayo sa susunod. So, kasi sasabihan ko pa yung customer nito na kapag wala nang ganong ink, sobrang late ng ink na natira, sasabihan ko pa yung mayari na dapat bibili ng ink para patuloy tayo sa pag-repair nito. Yung kulang na lang yung sa pag-print na lang dito. Kasi yan yung dapat ayusin. Okay na yung printer, gumagalaw na. Gumalaw na tong head. Kulang na yung ano niya. Sobrang pangit. Sige, salamat mga Kajinski. Ingat po kayo. God bless.
Oh.